today is Thursday at ilang araw ako hindi nag-vlog, guys. Simula nung punta si Ram sa Hyderabad, mga 3 araw ata. Kakarating lang niya kahapon. Dapat supposed to be 2 araw lang, pero ang dadi Ram niyo nag-enjoy. So, nag-extend ng 1 araw. Kahapon lang siya, dumating mga hapon na ata. At may pa-donuts si Daddy Ram, Krispy Kreme. Nag-request kasi si Ryan. 4 na lang yung natira. Kinain na namin kahapon. As usual, nagluluto lang ako ng breakfast at lunch ni Ryan para baon niya. Yung maririnig yun yung pressure cooker. Ito ang ating ulam, guys. Potato curry lang. Hindi pa yan luto. Matigas pa. Rice ito, guys, kasi may konting rice pa kami from yesterday na sa ano siya, rice cooker. Kaya ang ginawa ko, nagluto ako dito sa pressure cooker. Hindi ginagawa namin. Minsan pag konting rice lang yung kailangan. Ngayon, luto naman tayo ng pancake ni Ryan. Insert ko lang ngayon, guys, yung mga travel vlogs ni Daddy Ram sa Hyderabad kasama yung mga kaibigan niya. The place where me and my friend we are staying. This is the view from here, the high-tech city of Hyderabad. Hi, Mr. Parvej. Minsan lang naman kasi yan makapagbanding-banding kasama yung mga kaibigan niya, guys. O naman yung sa paghahanap ng bahay, di pa final. Siguro kailangan pa namin bumalik dun para ma-finalize na talaga yun. Kailangan pa niyang kausapin yung pinsan niya. Natulungan din kami na maghanap ng bahay. Si Daddy Ram, nasa banyo pa. Ano, why are you not here? Oh, it's here. Ang mga, hindi pa nagugasan. Nakalimutan ko nilagay dun sa... Ano, why are you not eating the apple, ha? You don't want to eat apple? Always I put apple on your lunch, what to call is lunch and snack bag, but you're not eating the apple. You don't like it? Why are you not eating juice? Juice, not always. We have some croissant here also. One day more than... weekend again. Only tomorrow. Huh? One day more. I am back. Attendance check. Federal present. And we have here Ataya present. Maganda maga. Musta kayo? Danny is still sleeping? Everyone's still sleeping? Sleeping. Still foggy outside. Yeah. How was your trip, Danny Ram? Very good.
Rigor and useful trip. Yeah. It's Samet Perves, very long time, very long time. We are constantly in touch, but we didn't see each other. Yeah. And Shiva, they also joined, right? Mm-hmm. It's very fun. Bye, guys. I'm going to school. Bye. Be good at school, okay? Mm-hmm. I love you. Is mommy coming? Sing the medal. Yeah, always, Nana. Bye, Ryan. Ryan, love you. Bye, love you. Go to the balcony. Yes, I will. I will. What is that? Go to the balcony. Every day, you know that. Yeah, nakaalis na si Ryan, guys. Yung school uniform niya, mag-order sana kami ng marami kasi yung binigay nila is dalawa lang. Mag-order sana kami ng marami para sa whole school year. Buti na lang talaga hindi kasi may potential na sa Hyderabad na mag-aaral si Ryan. Kasi kung yung work ni Rami matatagalan, ilipat namin si Ryan sa Hyderabad school, di ba? So, pag nag-order kami ng uniform, magiging useless lang. I think same, may branch din kasi sila sa Hyderabad, yung school ni Ryan. So, kasame lang din yung uniform nila, di ba? Pero hindi pa kasi kami sure kung sa same school namin ilalagay si Ryan. Lahat ay ano pa, guys? Hindi pa sigurado. Maglilinis muna ako sa kusina. Work, 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 work na naman si Daddy Ramon. Hi, miss you guys for almost 3 days. Right? Yeah, yeah. What is that Reader's Digest you're hiding there? You subscribe, baby? Yeah, I subscribe. So every month one? Yeah. Okay. So in Hyderabad, how many monitors you'll bring? First I will bring 2 monitors. 2? The small one? Okay. It's fast approaching, 1 month only. Yes. Are you excited? Mixed emotion. Excited. Scared. Worried. Sad. Yeah. It's everything, right? Yeah. Looks a little calm. At the start, I also like that. Now you're calmer than me. We'll see. Okay. Yeah. Mother-in-law, Sai, Prasanna, Tanvi, Tania, wala dito, guys. Nagpunta sila sa kamag-anak ni Ram. Silang lahat. So kami lang ni Ram dito sa bahay. Solo namin ang bahay. Si Ryan sa school. Everyone not here. Yeah. So they all went to Australia. On Sunday, so, I think, right? Monday. 10 o'clock. Kainin ko na si father-in-law, guys. Iniinit ko lang yung ulam. Nakikita niyo ang aking mga labahin. Naglalaba ako. Ako yung magpapakain sa kanya kasi si mother-in-law wala, di ba? Nagpunta sila ng Eduro. Late na kaming uminom ng kape ni Ram, mga alas 11 na natulog kasi kami ulit. So, busog pa kami, mamaya pa kami kakain ng lunch. Pero usually, guys, si father-in-law talaga yung practice namin dito. Si father-in-law talaga yung naunang kumain. Tapos, depende na sa kanila kung sino yung susunod. Lalo na doon sa kabilang bahay. Pero hindi gaya sa atin, sa Pilipinas, na sabay-sabay talagang kumakain sa isang lamesa. Hindi dito. Usually sila say kumakain sila sa living room, sa TV area, nanonood ng TV, kumakain, ganun. Hindi talaga yung sabay-sabay. Depende sa iyo kung kailan mo gustong kumain. Ganun lang. Shall I put the fish already?
Can I put the gravy one side? Should I put everything? Try not to say. Okay, enough heat, please. Yogurt. Top layer, salap nito. Dante, sadda na to knife na. Huh? This rice actually here? Mm. It's okay. Tarwala, tarwata. Gusto pa niya ng more rice. Ito lang muna ako, guys. Hintayin natin na matapos si father-in-law. Kasi baka may kailangan pa siya. So, ilalagay natin sa kanyang plate. Pagkulang yung curry, kanon or tubig. Kailangan ng pintura ang bahay ni mother-in-law. Daming sulat-sulat ng mga bata. Siguro hintayin muna ang lumaki-laki si Tanby. Kasi baka mag-ano na naman. Magsulat na naman sa walls. Yung flavor. Tinanong ko pa si Sir Ryan kung gusto niya chocolate. So, chocolate yung gusto niya. Yes, the little home widers. This one. Ants, ants. That one is for that one type. Yeah, it's from there. Maybe here. I don't think so. Arrange ko yung mga, oh, from here. Grocery kagabi. Ano nila yan? Snacks. I like this original one. Yeah, that's what I requested you to buy original one. For you, actually. Father-in-law, ayun siya, nakakita niya siya. Naghihintay na. Hindi pwede na walang tea. Sira mata ko, okay lang. Hindi kami masyado umiinom ng tea every afternoon. Pero si father-in-law, si mother-in-law, at yung iba pang nandito sa bahay, morning at saka afternoon talaga nagtitea sila. Kami na lang, coffee in the morning, afternoon, hindi kami nagtitea or umiinom ng kung ano. Yan ay buffalo milk. Tapos, ito naman is yung tea powder. Mamaya, lalagyan ko siya nito, cardamom powder. Ito siya, tapos binend ko lang. Naging ganito na siya. After nag-boil, lalagyan nito, tapos sugar. Bahay vlog lang muna tayo, guys, kasi nga hiniram ni Sai yung sasakyan namin.
Sana mag-practice ako ng automatic car ng aming kapitbahay. Hihiramin sana namin. Kasi gusto ko yung maliit lang na automatic car para matry ko din. Siguro mas madali para sa akin kaysa manual na yung change pa ng gear. Gusto ko rin matry yung automatic car. Pero yung kapitbahay namin is hindi available yung sasakyan nila. So siguro bukas or the next day na lang. Ito kay father-in-law, walang sugar, tsaka medyo dapat strong tea. Gusto na yan, hindi yung milky. Binalik ko dyan kasi yung kay Ram, lalagyan natin ng konting sugar. Tea, Mawia, I'll put here, okay? Tea. Thank you. And this is the crust. Usually partner. Kikita niyo. Ayan. Si what? Kita niyo yung mukha ni Mother. Ayan. Both of you can have. Thank you. Enjoy. Yeah. You? I don't want. Why? I don't want to. I don't want. Don't tell me if you don't. What? Said no also. Oh. Hello, my love! Is everybody coming to the States? Is that no, no. It's the lift. Ryan! Hi. Why did it come to the Sorry, you got an exam? Mm. When? Yeah, today. Today? I thought. How about this English book? Oh, mom. Check it already. Ryan, please, don't touch my laptop, ba? Kulit nito, oh. I'm gonna show you, hey guys, then. You don't have shirt. I'll show you. Malapit na English exam nila next week ata. We are off to the skating class at mag-scooty lang kami. Maaga kami guys para wala masyadong tao. Kaka-focus si Ryan. Go one more round. Very good. Go one more round. Center. Then side. Don't bend the knee. Very good. Bumili kami ng ankle support para kay Ryan. It's the other way, I think, Daddy. Oh, it's okay. Yeah. Kasi bagong sapatos, diba? Masakit sa paa. Very good. And very good. Hand. Shooting, your technique is right. Using up everything can tighten up properly. Nandito na kami sa bahay, guys. Actually, kanina pa. Medyo late na nga, mag-alas 9 na. Hindi pa rin dumadating sila Sai at sila Madrindo. Baka dun sila matutulog sa Eldoro tonight. Hindi ko alam. Tignan natin kung uuwi sila mamaya. Nakatapos na kami kumain ng dinner. Nag-order lang si Daddy Ram ng fried rice. Yan na lang yung natira kay Ryan. Nanonood siya nung education school na app, BUHAY. Hindi yan YouTube, guys. BUHAY yan, guys. So, nag-teach siya ng English, maths, using that one. Marami akong na-receive na tanong galing sa inyo kung ano daw ang mga plano namin sa pag-move namin sa city, sa Hyderabad, kung mag-move out ba daw kami dito sa tinitirhan namin ngayon, at kung ano daw ang mangyayari sa lupa na nabili namin, tapos sa ano daw mag-aaral si Ryan. Alam nyo guys, talaga yung buhay namin this past few months ay parang roller coaster na, ewan ko ba,
First is, binili natin yung apartment, diba, sa baba. Kasi gusto namin na dito lang sa malapit. Pero, hindi na tuloy yun. Gusto namin ding bilhin itong apartment na ito. Alam niyo naman, pero napakamahal naman ang bigay nung may-ari. So, mas prefer namin yung sa baba. Tapos, na-realize namin mas magandang investment kung lupa at magpapatayo na lang ng bahay. So, yun na nga. Bumili tayo ng lupa. Tapos, magsisimula na sana tayong mag-build ng sarili nating bahay. Tapos, itong oportunidad naman na ito ay dumating para sa trabaho nila din. Tapos, kailangan nating lumayo. So, una, yung lupa muna, guys. Sa ngayon, i-hold muna namin yun ni Ram kasi walang mag-aasikaso kung sisimulan namin yung pagpapagawa ng bahay, hindi talaga ma-hands-on na maasikaso ni Daddy Ram kasi nga doon kami sa city, hindi din ma-handle lang bayaw ko na si Sayon kasi busy nga siya sa trabaho. So, napag-desisyon na namin ni Ram na wag na muna. Tignan muna namin yung sitwasyon sa city, kung magtatagal ba, kung ano ba yung mangyayari. Siguro, pag unsettled na kami, pag may timeline na kung hanggang kailan kami doon, eh, doon pa namin pagpapanuhan yung about sa bahay. Kasi, kailangan din talaga namin magpatayo ng bahay dito. Kasi, one day, uuwi at uuwi kami. Kahit sa ang sulok man ang mundo kami pumunta, uuwi at uuwi kami dito sa hometown ni Ram kasi gusto niya dito talaga siya mag-retire. Kasi dito nga yung mga kamag-anak, yung pamilya, ganun. Tapos, about naman doon sa pag-aaral ni Ryan, kung magtatagal kami sa city, of course, ililipat namin si Ryan, guys. Nasabi ko na siya kanina sa inyo. Pagkatapos, ito namang apartment na ito ang pinaka-ano, medyo komplikado. Ganito kasi yun, di ba? Yung may-ari, gusto na niyang ibenta itong apartment. Pero mahal nga. So, walang gustong bumili. At wala pa ding nag-check. So, it will take time siguro na may bibili ng apartment na ito. Tapos, ang gagawin na lang namin is, rerentahan pa rin namin siya. Hindi namin kukunin yung mga gamit namin lahat. Kasi ang plano namin is sa city, fully furnished na yung kukunin namin na apartment. Nagtatry kami, pero we'll see talaga kasi mahirap maghanap ng fully furnished na apartment sa city. So, ayun. Yun na yung medyo clear picture doon. Kami mag-move out dito sa apartment na ito. Mag-renta din kami ng fully furnished na apartment doon sa city. So, ang mangyayari, dadalhin namin, konting gamit lang. Siguro yung air fryer, yung microwave, yung aming Dyson na vacuum kasi importante, malaking tulong sa paglilinis yun. Tapos, mga damit at iba-iba pang bagay. So, ililista ko pa yun, guys, kung ano yung mga dadalhin namin. Most probably, ang titira dito is sila mother-in-law. Pero, so far, yung plano is pupunta nga sila ng Bangalore, di ba? So, siguro punta sila ng Bangalore, tapos kukulin namin sila sa Hyderabad. Tapos, paminsan-minsan, pag pupunta sila dito, dito sila magstay sa bahay namin. Dito sa apartment, para mas komportable silang dalawa. So, ayan, yun pa lang yung plano namin sa ngayon, guys. Ang talagang hinahanap namin sa city is yung fully furnished na, hindi kami mag-move out dito. Hindi ako masyadong mahihirapan na mag-pack ng lahat ng gamit. Pero after siguro isa o dalawang buwan, pag-settle na kami at kailangan na namin dalhin ang lahat ng mga gamit na ito, ay naku, good luck sa atin. Talagang ang hirap mag-pack na naman ng maraming gamit to, pero kailangan nating kayanin, guys. So far, yun na muna yung aming plano. I-update ko kayo kung ano yung mga changes na mangyayari along the way. Hi guys, like, share, subscribe, like, share, ring the bell icon, bye, stupid guys.